I suppose ito na siguro ang tinatawag na Christmas party season dahil lahat na lang ang aming ginagawa ay pupunta sa iba't ibang mga Christmas party dahil malapit na nga tayo sa Pasko. At siguro naman ito kahit na tayong lahat dito, si Senator Cynthia lang ang aking kandidato dito Pero tayong lahat ay kandidato. Nakita ko kasi yung samahan ninyo, sabi mo, sasaya ng mga vice governor. Gusto ko rin yata maging vice. Dahil malapit na tayo sa Pasko, siguro naman it will be a time for us as Christmas and the coming of the new year often is to take stock. Tama yung slogan, to take stock and to move forward. But it is time for us to take stock, spend time with our friends, and to look back upon the year and to see how that year went. To try to assess what is the, where are we now? What have we achieved? What had we planned to do and not been able to do? And what is it that we are going to do for the next year? Kaya sabi ko, tayong lahat dito ay magiging kandidato sa darating na kalalan. At sa panalay ko, maaari naman, magbibigyan naman tayo ng ating mga constituent. Kung tayo sa pagdating ng Pasko, we will take time, as I said, and put aside politics, and put aside all of the campaign slogans and all of the political activities, to remind ourselves why we are here in the first place. Bakit kayo naging politiko? Bakit ako tumampo ng kahit anong para naman maalala natin kung bakit natin ginawa ito. Marami tayong pinagdadaanan na hirap, marami tayong sakripisyo, at minsan nagre-reklamo tayo, pero tuloy pa rin ang ating trabaho. Bakit natin gagawin yun? Siguro, kailangan din natin paalala sa ating sarili na hindi tayo pumasok sa politika para manalo sa halalan. Hindi tayo pumasok sa politika para magkasikat, para maging kilala. Hindi tayo pumasok sa politika para marami tayong inuutusan at marami tayong magnagmamando, tayo na nilipitin. Pumasok tayong lahat sa politika para tumutusan. And that is again something that we have to remind ourselves. Dahil sa dami ng mga nangyayari sa atin, with all of the forces that are impacting upon us, with all of the problems that we have to face, with all the work that we have to do, with all the ideas that we have to come up with, para nga, servisyo tayo sa tao. Kung minsan, madaling makalimutan, bakit ba natin ginagawa? At I only use myself as an example, and I take that quiet time of Christmas to look again at our families, to look again at our local communities, and to remind ourselves, the reason I came, I did it, the reason I continue, I entered politics, and the reason that I continue to be in politics, not naman tayo pwede naman tayo pwede mag-retire, pumasok sa private sector. Pero bakit natin pinapagpatuloy? Dahil nga, kung titignan natin ang mga anak natin, masyadong mga kapatid natin, para naman sa kanilang ginagawa. At to extend that beyond of just our family, look at our communities, in our cases, in our provinces, in many cases, for the entire country, for all Filipinos. And that is something that, although, pag sinasabi natin na ganyan, parang obvious. Pero kailangan talaga natin alalakin. At kaya naman siguro ay lagi kong sinasabi na kung yan talaga ang hanganin natin ay mga pagservisyo, ay kailangan din natin magsakripisyo in other ways. And as we think, as we go through the Christmas season, go to the parties, eat the lechon, spend time again with our families. And I think it is time, it is an approval remember that we are not in this for ourselves, we are in this for our people, and we have to find new and better ways, constantly find new and better ways to do that job better than ever. And that is why again with the political season coming around, it still is important to take
take some of that time with family, to take some of the time with our friends, to take that some of the time from the just the simple enjoyment of their good company. And to take that time to remind ourselves, how can I improve? How can I do better? How can I make life better for those who I serve, for the public that I serve? And I guess, again, kaya naman ako, masasabi ko, pagka tinatanong ko yan sa sarili ko, sinasabi ko, kaya naman ako, lumakbo dahil sa aking pananaw, bilang vice presidente, marami akong magagawa, marami akong matutunan. At hindi ko makakalimutan. Hindi ko makakalimutan ang aking ama. Pagka sinasabi tumatag, always, I remember, pagkakamilali ko narinig. Pag sinasabi tumatawag si ganito, sasabihin niya, oh, buti, sige, sabihin mo, ano mo, natulungan natin niya. That was his test of all his political friendships, all his political alliances. Nakatulong tayo, natulungan natin niya. At sa pagpukot pa rin, meron tayong nagawa na bago natin ang buhay ng ating mga kapabayan. And that is the reason why once this, although the official campaign period has not begun, the campaign has begun. And once that process has begun, what I talk about is I try to see the problems in the country. And we alam naman ninyo lahat ito, pare-pareho naman tayo nagpapaservay, pare-pareho naman tayo nagtitingin sa survey ng national. At alam natin ang mga problema. Andiyan ang problema ng droga, andiyan ang problema ng criminality. Eto, kayo, naranasan ninyo just now, problema ng traffic, problema ng MRT, problema ng trabaho, poverty rates, problema ng educational system, problema ng agricultural system, lalo na tayo mga, those of you are from agriculture-based provinces, alam na alam ninyo lahat yan. And try to say, oh sige, kung mahalal ka, ano ngayon ang gagawin mo? Alam mo mabuti yung problema. Eh siguro yung prosesong yan ay kailangan ginagawa, yung dapat gawin, ang maaaring gawin, balikan at pag-isipan, paano tayo umabot sa ganito? Bakit ganito karami ang problema? Bakit may mga problema ganyan? Hanggang ngayon, na matagal na nating narinig, hindi pa natin naayos, hindi pa natin nabibigyan ng solusyon. Kaya, tapos tinitignan ko nga, sabi ko, ang dami nating nababalitaan na ang ganda-ganda ng takbo ng Pilipinas. Marami tayong nababalit, pumapasok ang kayamanan dito sa Pilipinas. Bakit mahirap pa? Bakit kulang pa ang pasok? Bakit hindi natin natutunan ang mga problema na ating narinig at nalalaman? And it always comes back to the same thing. Meron kasi kuminsan, I'm sure narinig nyo na rin ito, ay si maraming nagsasabi, there sa Pilipinas kasi too much politics. Right? Palagay ko saan ayaw ako. It is too much politics. And that is why kailangan rendahan din natin ang sarili natin. We are all political animals. That is why we are in politics. You are vice governors, I am a senator, the senator synthesis. We are all politicians. And we are all political animals. But I think in anticipation of the cut and thrust, yung labanan, yung kuminsan matubo ng labanan sa darating na halalan, kailangan natin maalala, hindi tayo magkakaroon ng progreso. Hindi gaganda ang ating performance sa ating mga constituent kung wala na tayong ginawa, kung di pamulitika. At kasi pag tinitignan ko, parang nakikita ko sa nakaraang ilang taon, parang lagi na lang tayong pinag-aaway-away. Lagi na lang tayong, naman tayong mga kapwa Pilipino, tayo na, lagi natin narinig na depende. Lahat ng nangyayari sa pamahalaan, everything that happens in government is dependent upon whether or not ikaw ay aliyanto, ikaw ay kalaban, ikaw ay kapartido, o hindi. At kaya nang nangyayari, ay imbis na mapili natin ang mga pinakamagagandang plano, ang napipili natin ay, ang nangyayari ay pinipili lamang ang plano, o ang idea, o ang galaw, ang proyekto ng programa ng kasama para tulungan yung iyong political ally. Kaya tayo na. And I firmly believe that has happened. It is not too much democracy, it is too much politics. And we, because of that,
because of that, nawala ang halaga na ibinibigay ng ating mga leader sa we no longer judge actions and ideas by their merit, but only by their political expediency to our own individual concerns, our partisan concerns. And that, I think, is where we have gone down. That is the wrong road that I think that we have gone down. And that is why, pag ikot-ikot ko, dami kong sinasabi, siguro panahon na, nakabalik natin sa ating pag-iisip. At sa pag-iisip, hindi naman ng taong bayan, kundi sa lahat ng mga leader natin. Na ang politika ay may lugar. Dahil tayo namimili kung sino magiging opisyal natin. At then, siyempre, it has its place. And we need to have political elections. We need to give the people a voice and to tell us who they would like to choose as their new leaders. And that has its place, and it is an extremely important and fundamental process that we cannot do away with. But the time, when the time comes that the elections are finished, nakaboto na lahat, and the time comes na naproklama na ang mga nanalo, at dumating na ang araw na yung mga nanalo, yung mga naproklama, yung mga pinili ng tao, ay uupo na, isang tabi na natin yung politika. Balikan natin ang, I know this is not as easy as it sounds. I have been through the same local election, national, matindi rin, pero local talaga palagay ko mas mainit. It is more emotional, I found, to be running for vice governor, for governor, than it was to run for the Senate. And now to run for the vice president. At saka, kuminsan parang talagang masakit sa kalooban ng mga pangyayari. But we have to go beyond that. It is our duty to go beyond that. And to remind ourselves that we are not working for ourselves. We are not working for our friends alone. We are not working for our party. We are working for our constituency. In your cases, for your provinces, or those of you who become congressmen, your districts, in our case, national candidates, we are working for the nation. And that is not an easy thing to do, but it is a necessary thing to do. And so, to begin that process, siguro para maging mas madali ang prosesong yan, na sa aming palagay ay kailangan na natin dito sa Pilipinas, ay marami sigurado, dahil kayong mga leader sa inyong mga lugar, ay siyempre lahat kami lalapit sa inyo. Lalapit sa'yo at hihingi ng tulong ninyo at ang suporta ninyo. Ay, tignan natin kung sino pa talaga ang merong record na gustong ipagkaisa ang mga Pilipino. Iwanan ang this politics of hatred, this politics of finger pointing. Kasi alam naman natin kung nagtuturuan ng nagtuturuan, walang lumalabas na solusyon. And get on with the work that the real work and the work that we committed ourselves to when we entered into the political frame, and that is service to the public. That is something that I think that we, not even as candidates ourselves, we should remind ourselves. We should include that when the time comes for us to choose. Sino bang tutulungan natin? Sino bang susuportahan natin? And ultimately, pag nakaupo ka na doon sa presidyo, sino ang iboboto? Pagkakaisa muli ang mga Pilipino. Mahirap gawin ito. It will take a strong leader to do this. It will take a very intelligent and visionary leader to do this. But that is what we need. And that is what our country is asking for us to provide. A strong leadership, a compassionate leadership, and a leadership that has in their interest, not partisan interest, not individual interest, but the interest of our people. That is, again, because siyempre lahat ng kandidato may magagandang slogan, may magagandang kanta. Siyempre, pagkatating ng halalan, siyempre, lahat ang pinagmamalaki ang kanilang mga achievement. Tingnan natin ng mabuti. Sino ang tutulong, sino ang magtatrabaho para ipagkaisa muli ang mga Pilipino. Para hindi natin makalimutan ang napakasimpleng bagay. Ang Pilipino lamang ang magmamahal sa Pilipino. Ang Pilipino lamang ang tutulong sa kanyang kapwa Pilipino.
natin magagawa na ipaghati-hati ang ating bansa. Ang tanging pag-asa ng ating bansa ay na ipagsama-sama ang ating ginagawa. Isipin natin na dapat tayo ay isang lahi na namahalan, isang lahi na nagtutulungan. Kung hindi natin magawa ito, patuloy na lang ang paghihirap ng ating mga kababayan. Kung hindi natin magawa ito, hindi natin nagampanan yung ating isinumpa nung tayo nag-out of office na tayo itutulong sa taong bayan. And that is the, I suppose it is something that we should, I think, I bring this up now. It is not a campaign speech, but it is something perhaps to food for thought. It is food for thought or something, because if we are thinking about it before the election comes, it will be much easier for us to remember it once the elections are over. It is time. The people want this from us.